Good day, everyone. I am Hanimei Olyagi. So today, I will discuss about the one of the indigenous ethnic groups here in Mindanao. And I will discuss about the Aita groups. So for our objective, at the end of the discussion, the students can be able to define the importance of indigenous people, appreciate the uniqueness of Aitas, and value the culture of Aitas. The Aita, pronounced as Aita, Agta, or Aita, are an indigenous people who live in scattered, isolated, mountainous part of Luzon, Philippines. So, the Aita, ito ay tinatawag nating Agta or Aita. Sa ibang tao, tinatawag itong Agta or Aita. So, yung mga Aita ay nakatira sila sa scattered places sa Luzon, hiwalay-hiwalay sa Luzon, as long as nasa bundok. Always yung mga Aita is nakatira sila sa bundok doon sa Luzon. But for today, meron na rin sa ibang places like sa Luzon, Visayas, and Mindanao may mga Aita na rin. Then, they are considered to be Negritos who are dark to very dark brown skin and tend to have features such as small stature, small frame, curly to kinky, afro-like texture, hair, with a higher frequency of naturally lighter hair color or blondism relative to the general population, or small nose and dark brown eyes. So itong mga Aita is also considered as the Negrito sila. They have a dark skin, yung skin color nila, and they have a small feature, so maliliit yung mga Aita, kumbaga pandak sila. Then they have a curly hair, kumbaga yung buhok nila is kinky, malaki yung buhok nila. Then they have a flat nose din yung mga Aita. So Negritos, yung isa sa tinatawag sa kanila is Negritos. They are also considered as a Negritos yung mga Aita. Also, they are thought to be among the earliest inhabitant of the Philippines, preceding the Austronesian migration. So, gina-consider yung Negritos or Aita na sila yung kauna-unahang tao dito sa Pilipinas. Some theories sinasabi na ang Aitas or mga Negritos, kasi yung Aitas is considered as Negritos, so sila yung gina-consider na kauna-unahang tao dito sa Pilipinas through the Austronesian migration. Dahilan sa Austronesian migration, napunta yung mga Aita dito sa Pilipinas. So, this is the picture, or this picture presented in front of you is the example of Aitas. Various Aita group in Luzon, in Northern Luzon, are known as Pugot or Pugot, a name designated by their Ilocano-speaking neighbors, and which is the colloquial term for those with darker complexions. In Ilocano, the word also means goblin or forest spirit. So dito is yung tinatawag ng mga Ilocano-speaking or Ilocano na mga karatig bayan nila, tinatawag ang mga Aita as a pugot or pugot, or tinatawag yung as duende, kasi they are small, liliit ng mga Aita. So, tinatawag ng mga karatig bayan nila yung mga Aita as duende kasi maliliit sila. So, for the Aita group of people, masakit sa kanila as tawagin na pugot or duende, but they don't have a choice kasi yun yung pag tinawag na yung pangalan nila, maiisip talaga ng mga karatig bayan nila na sila yon, ng mga Aita group of people yung taong yon. So next po tayo. So we're going to the Aita's history. So the Aita people in the Philippines are Australo-Melanesians. So pag tinatawag nating Australo-Melanesians, ito yung mga taong indigenous people sa Australia and Melanesia. Yun. So, nanggaling ang mga Aita na tao from sa Asian country na tinatawag na Australia, and hindi siya totally Asian country, I think. Sa Australia and Melanesia. So, yun yung tinatawag sa indigenous people doon. So, tinatawag na Australia-Melanesia
yung mga indigenous people na nanggaling sa Australia and Melanesia. So, ang AITA tinatawag na Australia Melanesians people kasi parang half na sila. They are came from Australia and Melanesia, but they are indigenous kung doon sa lugar na yun. Then, one theory suggests that the AITA are descendants of the original inhabitant of the Philippines, who, contrary to their seafaring Austronesians neighbors, arrived through the land bridges that link the country with the Asian mainland about 30,000 years ago. So, ito yung sinasabi ko kanina na some theories or may mga theory na sinasabi na yung mga AITA is yung kauna-unahang tao dito sa Pilipinas through the land bridges. Kumbaga, nandala sa land bridges napunta dito yung mga yung Australia Melanesian or AITA dito sa Pilipinas dahilan doon. So the AITA are an indigenous people who live in scattered, isolated mountainous part of the Philippines. AITAs are considered as the earliest inhabitant of the Philippines preceding the Austronesian migration. So through the Austronesian migration, migration, napunta yung mga AITA dito sa atin. And through the land bridges, nakapunta sila dito. Kasi yung I have a picture here, i-present ko sa inyo. So this is the picture. It is the land bridge. It is the example of the land dati. So, hindi pa hiwalay yung lugar na ito dati. So, they are still connected through the land bridges. Nandaya sa land bridges na ito, nakapunta yung mga AITA natin ngayon, yung tawag natin AITA, nandaya sa land bridges na ito. So, through these land bridges, nakapunta yung AITA dito sa Pilipinas or Australia Melanesian. We're going to the AITA's houses. They are monolithic and build only temporary shelters made of stick driven to the ground and covered with the palm or banana leaves. The well-situated and more modernized AITA have moved to villages and areas of cleared mountains. So, yung mga bahay ng mga AITAs is a simple house lang siya na from gawa ito sa banana leaves, sa stick or sa kahoy lang. Then some of the mga bagong AITAs or modern AITAs is lumipat na sila sa village at doon na ang nagbago na yung mga bahay nila. Then they live in houses made of bamboo and cogon grass. AITAs are found in Zambales, Tarlac, Pampanga, Angeles, Olongapo, Panay, Bataan, and Nueva Ecija. But because of the Mount Pinatubo eruption, some of them moved to resettlement areas in Pampanga and Tarlac. So yung mga AITAs na lumipat sa village or sa villages, ang kanilang mga bahay na is gawa na siya sa bamboo and cogon. Yun yung mga parang modernize AITA. Yun yung mga houses nila. Pero yung sinaunang houses is gawa lamang siya sa banana leaves and stick. So, ito yung example niya. So, sa first picture sa taas, yan yung example na gawa siya sa stick and banana leaves. Yung mga bahay ng AITAs. Yung dalawang picture sa taas, yun po yung example ng banana leaves and stick. However, yung sa baba naman na picture, yan yung example na gawa siya sa kogon na yung house ng mga AITAs. AITA's language. All AITA communities have adopted the language of their Austronesian Filipino neighbors, which have sometimes diverged over time to become different languages. These include in order of number of speakers in the Mag-Indi, Mag-Ansi, Abilene, Ambala, and Maravillenyo. So, yung mga language ng ginagamit ng mga AITA is from Austronesian Filipino neighbors. So, mga kapitbahay nating mga Asian din. But, sa katagal-tagalan, yung language na yun, at naghalo-halo na yung language na ginagamit nila. So, nakagawa sila ng own language nila. Yung kadalasan ginagamit nila is Mag-Indi, Mag-Ansi, Abilene, Ambala, and Maravillenyo.
Next, the Aetas religion. There are different views on the dominant character of the Aeta religion. Those who believe they are monotheistic argue that various Aeta tribes believe in a supreme being who ruled over lesser spirit or deities, with the Aeta of the Mount Pinatubo worshipping Apo na Malyari. So, the religion of the Aeta is monotheistic or monotheism. Yun yung religion ng Aeta. So, they are believing only in one God. Noong merong spirit na mababa, then meron pa talagang mas mataas. Yun yung pinapaniwalaan nila na one God lang. Sino yung pinaka mas mataas, yun yung kanilang pinaniniwalaan. Then, the Mount Mamalyari, yun yung sinasamba nila doon sa mga taong nasa nakatira sa Mount Pinatubo. Yung mga Aeta na nakatira sa Mount Pinatubo, they are worshipping Apo na Malyari. Then, Apo na Malyari, he is the god of event or happening. Yun yung pinaniniwalaan nila. Then, the Aetas also animist. So, yung mga Aeta is also animist. For example, the Pinatubo Aeta believe in environmental spirits such as Anito and Kamana. They believe that good and evil spirits inhabit the environment, such as spirit of the river, sea, sky, mountain, hill, valley, and other places. So, dito is yung mga Aeta, naniniwala din sila sa animist. Ito yung may mga every place or every things na nakapalibot sa kanila is may mga spirit. So, for example, is yung puno, merong spirit yun sa puno na yun, mga nakatirang spirit dun sa puno na yun dapat. So, hindi nila puputulin or gumawa ng masama doon sa puno na yun. Kasi they are believing in the mga things na sa bagay, na sa palibot nila, na may mga laman ng spirit daw yun. Kaya they don't, hindi nila pinuputol or hindi nila sinisira yung mga bagay na yun. So, they are believing in the monotheism and animism. Yun yung mga piniwalaan ng mga Aetas. Religion of Aetas. No special occasion is needed for the Aetas to pray, although there is a clear link between prayer and economic activities. The Aeta dance before and after a pig hunt. The night before Aeta women gather shellfish, they perform a dance, which is partly an apology to the fish and partly a charm to ensure the catch. Similarly, the men hold a bee dance before and after the expeditions of honey. So dito, they don't have a special occasion na kung kailangan mag-pray sila, walang special na occasion. But yung kanilang pag-pray sa prayer and economic activities as isa lang. So, dito, before and after, nag-create sila ng prayer or dance sa bago mag-simulat ang pig hunt nila and bago matapos sa mga lalaki. Then, also, sa mga babae naman, before sila mag-gather ng shellfish, kailangan nila mag-perform ng dance or ritual to apologize sa fish na kukunin nila. But also, they are doing a dance or ritual para magkakuha sila ng mas madaming fish. Yun yung ginagawa nila. So, they are doing apology and also para makakatch din sila ng madaming fish na kukunin nila. And also, sa bee dance, nagsasayaw din sila sa bee dance after and before para makakuha sila ng mas madami pa silang makuha. Next tayo is the Aetas clothing. Their traditional clothing is very simple. The young women wear wrap around skirt, elder women wear dark cloth, while bark cloth, while elder men wear loin clothes. The old women of the Agta wear a bark cloth stripe which passes between the legs and is attached to the string around the waist. Today, most Aeta who have been in contact with lowlanders have adopted the t-shirt, pants, and rubber sandals commonly used by the latter. So,
noon, yung mga sinusuot ng mga Aita is, ano, bark load sa mga babae. Parang nakatela lang na pangtakip sa upper part nila. And, same din sa baba. Sa baba nila din, same lang. But, yung sa mga lalaki is, to yung tinatakpan lang nila is, yung mga old clothes na mga sinaunang Aita is yung loincloth, yung sa baba lang nila, yung natatakpan. So, meron ako ditong examples. So, yung sa upper, yan yung suot ng mga babae. Yung sa upper, yung mga old Aitas, yung mga matagal nang nakatira dito sa Pilipinas. Yan yung sinaunang damit nila. Then, sa second picture, yan na yung bagong clothes nila. So, natatakpan na yung upper part nila. But, nung sinauna is open. Walang, hindi pa sila totally conscious sa mga body nila. Then, yung loincloth naman, yun yung tinatawag nating bahag. Yun yung loincloth. Yung up, baba lang yung nakatatakpan nila. Then, we have example of bark cloth dito. Ito yung sa baba, yan yung bark cloth, yung parang stripe, yung design. Yan yung tinatawag na bark cloth. Then, as the time goes by, na nakaka-adapt na rin yung mga Aita people natin ng mga damit ng mga nasa lowlanders, yung mga nasa patag na mga tao. Kumbaga, yung mga nakatira sa mga patag. Kaya, nakakasuot na sila ng mga t-shirt. Through the pagbibigay ng damit, 'di ba may nagbibigay ng mga t-shirt doon sa mga tao sa bundok. That's why nakakasuot na rin sila ng mga t-shirt and mga sandals. So next is the Aita skills. So Aita are skillful in hunting and taking. So we already know that they are totally skilled sa pagha-hunt and tracking. So, nag-hunt sila, diba, ng mga wild pigs. Yung commonly na ginagawa nila doon is na yan. Next is, the Aita are skillful in waving and plaiting. Women exclusively wave windows and mats. Only men make armlets. They also produce raincoats made of palm leaves whose bases are surround the neck of the wearer, and those topmost parts spread like a fan all around the body. So, I have example here. This is, ang picture niya na sa una, yan yung ginagawa ng mga babae. They are waving ng mga basket, bags, damit na pwede nilang gawin through the wave ng ang mga ganyan. Then, winnows, yung itong sa gilid na picture, yan yung winnows. Yung winnows, yan yung tinatahi nila, ginagawa nila. Pero yung kadalasan na ginagawa nila ng mga babae is, skills nila is winnowing, yung pagsiseparate ng palay doon sa, tawag niyan, pagsiseparate ng palay doon sa walang laman. Yun yung tawag natin winnowing. Yun yung ginagawa ng mga babae. So, they are waving and plaiting. So, for the men na naman, is gumagawa sila ng armlets. Yung mga bracelet na ginagawa nila or dito sa nila, sa arm nila. Yan yung example. Yung lalaki na mayroong bracelet sa arm nila. Then, this picture sa kabila is the raincoat. Yun yung raincoat nila ng mga Aita. So, gawa siya sa palm leaves. Yan yung raincoat nila na makakover yung back nila. Yan yung example ng raincoat ng mga Aitas. So, they don't have the raincoat na yung plastic na katulad sa atin. But, yan yung ginagamit nila na pang raincoat. Then, for the music, the Aita have a musical heritage consisting of various types of agong cymbals. The cymbals composed of large hanging, suspended or held bosses, knob gongs, which act as drone without any
accompanying melodic instruments. So, yung ginagamit ng mga music ng mga Aita is agong or yung mga gong lang yung mga ginagamit nila. So, this picture is the example of agong. So, next is the Aita's wedding. The Aita's of Zambales marriage. So, this is example of Aita's ha, pero mga Aita's na taga Zambales. So, this is the example of their this is the marriage. Yung mga Aita's na taga Zambales. A young man can marry by age of 20 and a young woman by 16. Although monogamy is the rule in the Aita's culture, a man is allowed to have more than one wife if he can accumulate enough bandi or bride price. This bride price may include arrow, bow, bolus or large knives, clothes and money. The wedding day can only be fixed when the bride's family is paid by the bride price. So dito sa marriage ng mga Aitas from Zambales, kasi different marriage sila eh. Kasi yung mga Aitas na taga ibang lugar, iba din yung rule nila sa marriage. So this marriage is mga Aitas na nanggaling lamang sa Zambales. So yung lalaki is at the age of 20, pwede na magpakasal yung lalaki. And at the age of 16 above, pwede na rin yung babae. So even monogamy yung religion or yung belief ng mga Aitas, kasi monogamy is one God. So they are na may sinusunod talaga sa na isa lang dapat. Pero in terms of wedding naman, dito is allowed yung lalaki na magkaroon ng one or more wives as long as kaya niyang bayaran yung bandi or yung bride price. Kaya niya. So, yung bride price is pwede siyang bayaran lamang ng arrow, bow, bolos. Yung bolo, alam niyo naman siguro yung pangkuha ng damo. Then, cloth, pwede din yun and pera. So, as long as kaya ng lalaki magbayad ng bride price, he can marry madami, kahit madaming babae gusto niya, as long as kaya niya magbayad. Then, masiset lamang yung wedding date ng boy and girl if nabayaran na ng lalaki yung bride price sa family ng bride. Then, the Aitas practice divorce. Also, yung mga Aitas, ina-practice din sila ng divorce or separation, annulment, pwede din. So, nag-perform din sila ng separation, paghihiwalay, pero dito sa paghihiwalay nila is the bride price is returned to the man if the bride is at fault. However, it is forfeited if the man is responsible for the marital breakup. So, dito is pag yung babae nakagawa ng kasalanan o siya yung dahilan kung bakit maghihiwalay yung marriage nila. Maghihiwalay sila ang dalawa. Pag yung babae ang may kasalanan, kailangan ibalik ng babae yung bride price na binayad sa kanya ng lalaki. Kung pera man yung binayad na lalaki, need ng babae na ibalik yung pera na yon. If cloth, if knives, kahit ano pa yung binayad na lalaki, dapat ibalik ng babae. Pag yung babae ang gustong makipaghiwalay or siya yung may dahilan kung bakit sila maghihiwalay. Then, kung lalaki naman yung may kasalanan, hindi na need bayaran yung, hindi na need ibalik yung bride price na binigay niya lalaki. Pag yung lalaki. So, they have a rule din sa divorce. Then, that's all for the Aitas. And, thank you for listening. Thank you.